Digital Inc. sa digitalization ng buong bansa na isinusulong ng ating gobyerno. Balitang Puwede. Tututok sa mga programa at sistema na magpapagaan ng pagpapalawak ng serbisyo ng gobyerno habang naghahatid ng kabuhayan at pag-asa sa sambayanang Pilipino. Balitang Puwede. Balitang Puwede. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito pa rin sa DZME 1530. Ang Radyo 1. Balitang Puwede. Ang programang babalanse sa isang linggo mo. Buhay La Kwacha. Gagabayan ka na ang buhay ay hindi puro trabaho at sakripisyo. Ito ay may iba pang benepisyo. Buhay La Kwacha. Tara na at samahan sila Counselor Arnold Bedina at Miss Ida Gonzalez. Ida Gonzalez. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito sa DZME 1530. Ang Radyo 1. Sa Radyo 1. Really? Hanap mo ba'y usapang chill? Tambayang relax? Dito lang yan sa... Yeah! Usaping may case sa kabataan, ating pag-usapan. Boses ng kabataan, ating pakinggan. Dahil dito, Youth Matters. Yeah! Saman ang Chillax Mercada kasama sina... Juana! Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, mapakikinggan sa Radyo 1, 1530 kHz AM ka. Mapapanood sa DZME 1530 Facebook at YouTube channel at sa DZME TV sa Cable Link channel 40. Sundan ang ating official Facebook page, i-like at i-follow ang... Mercada! Buhay Metro! Ramang nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay Metro. Kapupulutan ng iba't ibang kaalaman mula sa kung saan saan. Gabay sa matamis na buhay. May kamustahan. Alamin kung ano ang dapat. Pangapayo ng marimong concern, lalo na kung yan ay tungkol sa tibok ng puso. Buhay Metro. Lunes hanggang Biyernes, makakasama si Ate Ida Gonzalez. Ida Gonzalez. Gabi-gabi pagsapit ng alas 9. Buhay Metro. Kinig na dito sa DZME 1530. Ang Radyo 1. Come on. Ang mga balita, kasado. Ang mga komentaryo, kasado. Ang mga opinyon ng publiko, kasado. Ang mga legal na payo, kasado. Walang maitatago, walang maiiwan, lahat mapag-uusapan, lahat kasado. Kasado. Kay Vic De Leon Lima. Vic De Leon Lima. Tutok na at makiratsada dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon, ang mga gusto mong marinig at malaman. Kasado. Kay Vic De Leon Lima. Vic De Leon Lima. Kasado. Ito lamang sa nag-iisang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Are you ready? Well With Me, that's beauty, wellness, and dentistry combined with Dr. Maru and Dr. Edith every Thursday, 2 to 3 p.m. Pag-uusapan ang mga bagong treatment at technology sa larangan ng dentistry, beauty, and wellness. Dito sa Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith every Thursday, 2 to 3 p.m. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith.
Alagang Kwe, ang programang magpapaganda, hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin kalooban mo. Alagang Kwe, Alagang Kwe, maging sino ka man, manalo ka dito. Alagang Kwe, tara na, tuwing araw ng Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Alagang Kwe, Alagang Kwe, na iiba sa iba. Ngayong Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan, sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Ang bago ninyong kagigliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang bahay. Paglilitigan. Aarangkada na ang programang eksklusibo para sa motosiklo. Tara na sa dalawang oras na kulitan, usapan at matalinong kwentuhan kasama ang mga motorcycle riders, manufacturers at dealers. Alamin ang napapanahong balita at latest trends sa mundo ng riding community para sa smooth, easy and safe ride ng ating tropa. Sasamahan kayo Nina, Sir Edwin Go, at Mark Brighton. Para sa kakaibang riding journey, eksklusibo sa motosiklo. Eksklusibo. Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rapido! Hitulto! Mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido! Hitulto! Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod, totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido Hitulfo. Usapang Tagumpay with Melanie Zambrano and Direct Frank Mamarin. Programang nakaka-inspire, feel good ang talakayan, kwentong success na nakaka-happy. I-push mo ang pangarap sa Usapang Tagumpay tuwing Sabado, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lamang sa DZME 1530. Mula sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka, ni Karex Cayano sa Target. On air. Boses, narinumpayan, programang tatalakay sa mga isyong napapanahon. Mga balitang dala ay pag-asa, agarang mga pag-aksyon at opinyon. Boses, narinumpayan. Tampo ang mga usaping pangkabuhayan at panlipunan. Papasadahan sa programang pakikinggan ng sambayanan. Boses, narinumpayan. Malayang talakayan, walang personalan sa Boses, narinumpayan. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kasama ang Boses ng Public Service na si Mel De La Cruz, dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Nangunguna sa
Balitang Puwede. Programang sesentro sa mga usapin sa digital age, sa digitalization ng buong bansa na isinusulong ng ating gobyerno. Balitang Puwede. Tututok sa mga programa at sistema na magpapagaan ng pagpapalawak ng serbisyo ng gobyerno habang naghahatid ng kabuhayan at pag-asa sa sambayanang Pilipino. Balitang Puwede. Balitang Puwede. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito pa rin sa DZME 1530. Ang Radyo 1. Balitang Puwede. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Narito ang mag-partner sa kaliwa na nasa kanan na sina George Bandola at Willie Delgado para sa malaman na pagtalakay sa mga isyung napapanahon at komentaryong may tapang sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Magandang 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 umaga po. Ba, nawala yung bed ko dito. Ayan. Sa pangalan po ng mga partners ni Sir Willie Delgado. At ni George Bandola, ako po muna ang inyong makakasama. Ako po si Aline Ibanez. Ako naman po si Joe Mariano. Ayan, hindi po kayo nagkakamali ng tinutunghayan at pinakikinggan sa inyong radyo at nakatutok ngayon sa ating Facebook live streaming. Ito po ang Partners Punto Diretso. Pero maya-maya lamang po ha, makakapiling po ninyo ang mag-partners. Ayan. Pero pansamantala, kami po muna ang inyong makakasama sa ilang minuto no, na pag-ere natin. Ayan. Pag-atid ng balita. Anyway, ito po ating mga headlines for today. April 10, 2024. Araw po ng Miyerkules. At syempre, Idil-Fitir. Idil-Fitir, yeah. Pinagdiriwang ng Pilipino Muslims ngayong Miyerkules. Mga kaso ng pertussis sa bansa, lumagpas na sa 1,000 ayon sa DOH. Supply ng bakuna kontra pertussis, bumababa na. Mahigit 40 lugar sa Pilipinas na kararanas ng tagtuyot sa katapusan ng Abril. Mga tanggapan ng gobyerno at pribado kumpanya, pinaglalatag ng contingency measures para sa kapakanan ng mga manggagawa sa gitna ng matinding init. LTFRB, pinaalala sa PUB operators ang nalalapit na April 30 deadline sa consolidation. MMDA, walang paniket para sa iba pang paglabag sa convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Isa pang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy, inaabangan ng Department of Justice. At Pilipinas, nominado para sa 7 parangal sa 2024 World Travel Awards. Ayan ang ating mga headline for today. Baka po may mga komento po kayo sa mga balitang yan. Open po kami. Ayan, sa mag-comment ating lamang po kayo dito Facebook sa aming live Facebook streaming. Pwede po kayong mag-komento. Babasahin po natin yan. Pero, ayan, pasalamatan muna natin na partner Allen, ang ating mga makakasama ngayong umaga ngayon. Ayan, no? Siyempre, sa production, si ang humahalili muna, no? Si Jericho. Si Jericho. Senko. Sa ating site, si Rewi Sarmiento. At syempre, sa ating co-pilot ngayong araw na ito, walang iba, ang The Lover Boy. Engineer. Si Engineer Wilfredo Katibo. Ayan. Ha? Nako ha. Ayan, tutok lamang po kayo dito sa Partners Punto Diretso. At maya-maya lamang, ayan, magandang umaga sa'yo, Sir George Bandola, na nakatunghay ngayon. You know. Ayan, okay ka na ba? Anyway, ang, kahapon, ayan,
may balita kasi. Pero ang ating may connect muna, kumbinsido ba kayo, ayan, para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Partners Punto Diretso, kumbinsido ba kayo na hindi maituturing na armado at mapanganib kahit nagmamay-ari ng 19 na baril si Kingdom of Jesus leader Pastor Apollo Kiboloy. Ayan. Ayan po ay ayon sa Philippine National Police. Mm. So, kung meron kang ano, Allen, na 19 na baril, ayan. Eh, hindi ka pala maituturing o panganib. Mahirap din yan kasi, syempre, saan mo ba ginagamit ang baril? Oh, diba? Pag may banta sa iyong buhay. Aba, diba? Sabi ni Sir George, ayan, keep it up. Anong KDP? Anong keep it up, Sir George? Pasok na, partners. Holiday, diba? Holiday. Yan, sa mga ano muna, unahin muna, sa mga ano natin, sa mga kapatid nating Muslim, ayan. Alam mo bang ito yung masayang ano nila, masayang araw para sa kanila kasi kumbaga may tuturing na ano to eh, feast day nila eh, yun, di ba? Kaya pagkatapos po ng Ramadan, alam mo sa Middle East, talagang pinaghahandaan nila to. Oh, nagkakatay sila ng ano diyan ng mga tupa, ayan. Tsaka talagang ano, atos pinamimigay nila, nagpapakain talaga sila. Ganyan sa dito rin ganun din naman sa mga kapatid nating mga Muslim. Mm. Ayan. Ano? Wala akong masyadong alam sa ano eh. Partner diyan sa Eid al-Fitr. Ayan, pero batiin muna natin yung mga ano natin, early bird natin na syempre. Eto, si ni Ate Liberata Martin Bautista na nami-miss ko na ang ano ni Ate Libay, ang patron na may ube. Ayan. Eto, may ganda nag-comment eh. Si Ma'am Elizabeth Calderon. Ano sabi niya? Ang ganda pala ng boses ni Sir Allen. Wow! Nuts naman! Nuts naman! Ayan, alam mo na. Alam na. Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth Calderon. Sabi ni Anay Jimlet Buesa, good morning, George Willy Bunso, Conil Miranda. Ayan. Have a nice day. Ayan. Saan ba to? Nice, filled with success sa inyo, listening from Santa Ana, Ilocos Sur siya. Ayan, napakainit doon, ano, Nanay Jimlet. Ayan, good morning anak Libay, Beth, Aba, blessed happy Wednesday. Ayan, si, sino pa ba? Si Ma'am Aba de los Reyes. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, sabi ni Ate Libay. Ha, gulat ako Ma'am Jo Mariano at Sir Allen John Constantine. Diretso pa, ha, pangalan mo. Akala ko mali yung napapakinggan daw niya. Hindi po. Ayan. Live po to, live. Partners punto, diretso pa rin to. Ayan. Pero sabi nga nung kasama natin dito, hindi na daw diretso. Bumaluktot. Kasi tayo ang umupo. Dahil tayo ang pansamantalang umupo. Oh, si, sino pa ba? Mm-hmm. Si Nanay Lilia Santiago, kasama niyang nakikinig at nanonood ngayon sa atin. Ayan, sa ating Facebook live streaming from Caloocan, si Lolo Bandoy Lusara. No? Mm-hmm. Ayan, medyo, ayan, maya-maya lamang po ay mga kasama natin din, nating mga radio reporters na maghahatid ng balita. No? Pero ito, Allen, kahapon na 'di ba natawagan natin si ano, nakausap natin si ano, si Piston President, nakalimutan natin Kamodi? Si Kamodi Florata. Na itanong natin kasi nga April 30 na yung last day deadline nila. Ngayon, ang sabi ng LTFRB, hindi na sila extend. So paano na? Hindi lang kasi 'yan, lalong-lalo na sa mga operators kasi sila syempre yung nag-a-apply niyan sa LTFRB, di ba, ng consolidation. So paano na, no? So kailangan talaga nating makausap din ang sa consolidation si Chairman Ortega rin, ano, para dumagdag ba do sa bilang nila, diba? Siyempre, in-extend nila ng halos para mga 3 months din yun, in-extend nila, diba? So, ilan yung nadagdag na nagpa-consolidate? Ikaw ba, partner, anong masasabi mo dun sa deadline na yan? Okay na yan? Sapat na yan? O kailangan pa i-extend ulit?
Sa palagay ko, ano, meron talagang, kasi ang ano ng mga jeepney drivers at operators, yung prangkisa kasi nila, yun ang parang mawawalan sila ng ano doon. Authority ba? O parang hawak, hindi nila magiging actually, hawak. Actually, nung nag-deadline na previously, no, ito extension na lang to eh. Yung unang-unang, kumbaga, deadline, napaso halos na yung ano nila eh, yung prangkisa nila. At di natin pwedeng ma-renew yun kasi nga... Oo, kasi ito na yung consolidation ang hinihintay. So, na kailangan nilang pumasok sa isang kooperatiba para dito sa jeepney modernization program. Pero, tingnan natin kasi... pero ang sabi naman ng LTFRB, kahit na, halimbawa, pinatutupad na yung modernization natin, hindi naman daw agad-agad, kumbaga, phase out? Oo, ipipase out yung ano. Saka hindi naman lahat ng jeep eh. Kasi meron pa rin na okay pa rin yung mga ano nila. Yung mismong unit. Oo nga, yung pero... Yung mga ano lang talaga. Yung, pero yung sinasabi nilang, pasensya na kasi hindi naman masyadong ano sa... Yung mga specs nung ano, ng mga Euro 4, yung mga ganyan. So, kinakailangan mamit kasi mismo. Yun eh. Oo, mamit yun eh. So, may mga nag-o-offer naman na mga ano natin, mga jeepney manufacturer dito na local na mas mura. Diba? Sino yung Francisco yung pinaka Francisco ko eh. Motors. Oo, tapos kahapon natin. Nakausap din ng partner si ano si former Governor Chavit. Oo, meron din Governor pala Chavit. Siyang ano. Oh, yung Baluarte Baluarte Motors. Yun, BMW. Ayun. So, sana i-priority natin yung ano natin, yung mga sariling local natin. Manufacturers kaysa kumuha tayo ng mas mahal yung biruin mo. Tama nga naman, di ba? Minsan sasabihin ng mga chopper na matanda na kami, tapos may babayaran pa kami, huhulugan pa kaming ano, di ba? Mga nasa 2 million kasi yan eh. 2 million at hindi lang kasi. Din yung inaalala nila, yung pagtaas pa rin ng presyo ng krudo. Oh, diba? Yun din yung isa pang inaalala nila. Yun, na hindi diba? Naman talaga bumaba. At alam mo na, dahil rin sa gera sa ibang bansa, nadadamay din tayo. Oh. At kung saan sa mga rason yan na hindi mapigilan yung pagsirit, kahapon diba meron nga. Meron pa rin pagsirit na naganap. Kaya nga, kahapon. Piso rin mahigit yung sa palibasa, gasolina. Hindi ako affected. Ikaw affected ka. Medyo ayan, lang. Ba't nawala yung bed ko dito, engineer? Ayan, meron ba? Ayun. Anyway, good luck na lang sa ating mga ano, sa ating mga jeepney drivers, no? Actually nga yung kahapon sa pagtawag natin kay Kamodi, ang sabi niya hindi tama naman siya no na kasi may nai-interview kasi ang sabi ng dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang sabi ng ibang driver kaysa ayuda kasi nga 'di ba parang isang beses lang nilang magamit o dalawang beses nilang magamit yung ayuda sa pagbili ng mga fuel subsidy 'di ba magtaas na lang ng kumbaga hihirit na lang sila ng taas ng pamasahe kaso ang sabi ni Kamodi hindi naman nila nais na ganun ang mangyari kasi sila din matatamaan yan. Oo, syempre, mga commuter, 'di ba? Yung mga pasahero ang tatamaan niyan, syempre. Sabi nga nung isang ano ren na interview na isang driver, sabi niya, ayoko rin ng ano, ng pagtaas ng pasahay kasi yung anak nga rin daw niya namamasahe. Oo, 'di ba? Kumbaga, pasahero din. So apektado rin siya, 'di ba? Kumbaga, ang sabi ni Kamodi, babaan ang taxes para sa alam mga po pinalakay nila Kong Butch eh. Oh, yan isa rin yan sa mga gustong kumbaga nais ni Kong Butch pansamantala, 'di ba? Dahil nga sobra na yung ano natin, sobra nang nakakasakit sa paghahanap buhay ng ating mga chipper. Magkano na lang halos ang take home nila? 'Di ba? Like before, no? Dati nang huli kong naabutan na nung
nagko-commute ako, nakaka-uwi pa sila kahit 800 a day. Okay. Eh ngayon parang 300, sabi nga nila parang 300 ibinaba. Na lang eh. Oo. Lugi diba? Panlugin-lugi sila sa buong araw na pag ano nila, pagkayod at pagmamaneho. Di ba? Biro mo 300. Kung kukuwentahin mo 'yan, yung pagkain, dumukunin yung pagkain ng pamilya, pagbayad. Yung pambayad sa mga bills, tapos yung pangbaon sa pag-aaral, pantustos sa So ano, wala ka nang matitira talaga, kulang na kulang, no? So ayan, isang hamon 'yan sa ating mga ano, ayan, parang nag ano yung aking live streaming, ayan. May isa pa partner, bukod diyan sa mga ano, hindi pa rin talaga nawawala yung mga ano, no, makukulit sa kalsada. Yung pinupunto palagi nito ni na partner Willie, no? Kasi kahapon may napanood na naman ako sa Facebook na ang kulit nila na as a busway, lalo na yung mga, hindi naman lahat ng motor, pero alam mo yun, karamihan na dumadaan pa rin sa busway, tapos pag tinitikitan sila, sila pa yung nagagalit at palagi nang sinasabi, hindi, nag-overtake lang po ako. Hindi, may sumaglit lang po ako. Eh, yun nga yung sinasabi ng MMDA na kahit walang dumadaan dyan, bawal. Diba? Pero patuloy pa rin silang dumadaan. Bakit kaya hindi natin maiwasan yung mga ganong sitwasyon at pangyayari? Ayan. Diba? Kaya nga ang MMDA partner naglabas ng ano ng bilang, hindi ko lang matiyak no yung pinakabilang ng aksidente ang motorsiklo. Ang kanina nag-check ako nasa 29 or 26,000 ang pinakahuling datos. Yun yung mga motorsiklo na sasangkot sa aksidente. Karamihan talaga motor. Pero meron din naman sa mga sasakyan kasi may mga mabibilis pa rin kahit na hindi ka dapat mabilis eh. Kasi syempre, maliit lang ang kalsada natin. Diba? Konting kabig mo lang may matatamaan ka kagad. Lalo ng mga motor. Ang dami ng motor dito sa Pilipinas. Lalo na sa Metro Manila. Yan ang pangunahin na nakikita kong ano eh. Na-aksidente rin talaga. Kahit na okay sila magmaneho pero yung kasabay nila hindi, talo ka pa rin. Oh, di ba? Kaya, tsaka isa pa na nakikita rin natin na talagang kulang sa ano sa kaalaman sa batas trapiko. Tama. Ayan. Ang mga karamihan ng mga motorista. Ayun. Eh yung iba nga diyan eh talagang sabi mo hari ng daan, di ba? Ang tawag din may tawag doon eh, di ba? Yung mga nagmo-motor na anong tawag doon, kamoteride. Ayun, marami. Yan sa Rizal din. Sa Rizal marami diyan ako palagi nakakita. Madalas kong madalas kong marinig kay Sir Edwin Go. Ayun. Huwag maging kamote rider, 'di ba? Oh, ito, basahin muna natin yung komento ni Glenda Marbibi. Ayan, good morning sa iyo, Glenda. Sabi niya, subukan ng PNP para malaman nila di nga siya magpapahuli ng buhay. Ah, ito yung sa May Connect kay Pastor Apollo Kiboloy. Oo, kasi sabi nga ni Pastor, hindi siya magpapahuli ng buhay. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ayan, sabi ng mga authorities natin, kasi nandun eh, nandun na para ihain sa kanya yung warrant of arrest. Ngayon, kaso nga lang, talagang hinahanap. Pero hindi naman dapat humantong sa ganong sitwasyon eh, di ba? At saka sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Isisecure naman yung ano niya eh. Yung seguridad niya ipapunta. Oo, yung kanyang ano, kumbaga, seguridad sa... At sa dami ng ano rin niya, di ba? Oo. Bodyguard? Kinukwento nga ni Partner Willie. Partner Willie, di ba? Madami pero, daw yan, bodyguard. Ano, at saka sabi rin ng Pangulo, naalala mo noon, nag-set pa siya ng mga, kondisyones ayan para bago siya umattend ng hearing sa Senate, 'di ba? Eh sabi nga ni at ang sabi rin ng pangulo wala ka sa ano position, sa posisyon ayan, para magbigay sa amin ng kondisyon, 'di ba? Ikaw na yung ikaw na yung ano yung hinahanap, 'di ba? Pero yun nga sabi rin naman ng PNP, 'di ba? Ay wag nang ano kumbaga at saka ng DOJ at saka ng mga maghahain ng ano ng warrant pares na tiyakin nila na ano na magiging maayos mapayapa di ba eh maliban na lang siguro kung may mga instances na hindi natin inaasahan di ba diba? Pero kahit na ganun
dapat patas lang lahat, walang mayaman, walang mahirap. Dapat sa batas kung ano yung inilatag sa atin, dapat lahat tayo sumunod. Oo. Pero ito sabi ni Miss May Bandola. Ayan. Sabi niya, "Good morning mga partners, punto diretso. Bakit wala mga idol?" Mamaya wala po. Mga pogi. Maya-maya po. Maririnig niyo na ulit sila. Ayan. Ayan. Pansamantala. Pero, partner muna. Allen. Tawagan muna natin ng ating mga radio reporters. Ayan. Pasaherong karating mula Doha, Qatar, inaresto ng PNP ABS Group sa Clark International Airport. Ang detalye ng balita mula kay Tony Hildo. Tony? Yes, magandang umaga, Joe at Alin. Inaresto ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at Mabalacan City Police Station. Ang okay ba ako? Narinig ba ako? Yes, yes, Kuya Tony, go. Oh, ito nga yung 51 anyos na lalaking pasahero pagdating dito sa Clark International Airport. Ito ay mula Doha, Qatar. Base sa report ng PNP Aviation Security Unit 3, nakipag-coordinate ang mga operatiba sa local unit ng Pampanga City Police Station para arestuhin ang isang pasahirong may nakabinding warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 na kilala rin bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Matapos maaresto ang suspect na hindi na pinangalanan ay agad na dinala sa Mabalacat City Police Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon habang 6,000 naman ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Ayon kay PNP ABS Group Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, na ang kahandaan sa pagtugon ng mga tauhan ng ABS Group kasama ang mga local unit ng PNP upang itaguyod ang batas at yakin ang kaligtasan ng komunidad ng paliparan. Samantala, Joe at Ali, nagpapatuloy pa rin ang pag-aalay ng dasal na mga kapatid nating Muslim dito sa Maya Blumo sa barangay Mahalika sa lungsod ng Taguig. At puno na ng mga tao itong Blumos at itong kalsadang harapan ng Blumos ay dito na rin ipinagpapatuloy ang morning prayer ng iba pang mga Muslim brother para dito nga sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Makikita dyan sa ating video footage ang mga Muslim brothers natin na punong-puno na itong kalsada. At sa labas naman, halos labas itong Blumos ay dito na sila naglatag ng mga carpet para doon sila lumuhod at mag-alay ng panalangin. At susundan naman ito ng iba't ibang aktibidad kaugnay pa rin dito sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. At maya-maya konti ay maari na silang kumain. Yung iba naman ay nag-aalay ng kumbaga parang doon sa simba, sa Katoliko, no? Yung nag-aalay sila ng konting pera, no? Doon sa misa na nilagyan ng tela para naman doon sa kanilang samahan at dito nga sa binibigay na mga pagkain ng mga Muslim leaders dito sa loob ng Blumos. At ito ay ipinamahagi doon sa mga kapatid nating Muslim para sabay-sabay na magkakainan itong ating mga kapatid nating Muslim para dito sa huling araw ng Ramadan o pagdiriwang ng Eid al-Fitr. So yan muna ang ating pansamantalang report. Wala pa rin dito sa bahagi ng Southern Part ng Metro Manila. Para sa MP lang may paninindigan ako si Tony Hildo, nag-uulat sa GZMA 1570 Radio. Maraming salamat sa iyo, Kuya Tony Hildo. At syempre, oras sa Pilipinas, alas 4 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng Meralco. May liwanag ang bukas.
Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka takihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Naaamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka ask emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to ass emergencies. Naaamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka ask emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to ass emergencies. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang TZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Komentaryo may tapa, komentaryo may laman para sa bayan. Partners, punto diretso. Partners, punto diretso. Ayan, nagbabalik po ang Partners Punto Diretso. Sa pangalan po ni Sir George Bandola. Ako po, si Alin Ibanez. At Willie Delgado. Ako naman po, si Miss Jo Mariano. At syempre, Partner Allen, ang tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahatid ng balita. Samantala, mula kay Tony kanina, punta tayo kay Jonathan Llanes. Pagbili ng mga military drones, aprobado ng sangguniang panglunsod ng Baguio. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Jonathan Llanes. Kuya Jonathan. Yes, Alan and Joe, sinangayunan ng mga kinatawan ng sangguniang panlunsod ng Baguio sa unang pagbasa ang panukalang ordinansa na magbibigay daan sa pagbili ng lunsod ng mga military type na drone na gagamitin sa iba't ibang pangangailangan. Batay sa panukalang ordinansa, maglalaan ang pamahalaang panlunsod ng inisyal na 1,000,000 piso bilang pondo na magmumula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Nakasal sa nasabing panukala na gagamitin ng nasabing military drone na sasailalim sa pangangalaga ng CDRRMO, partikular na sa search and rescue, disaster prevention and management, crime scene surveillance, fauna detection, damage assessment at crop and vegetation mapping. Bukod pa dito ang posibleng paggamit ng nasabing military drone sa iba pang aplikasyon na may kaugnayan sa disaster at humanitarian reliefs, construction, kalusugan gaya ng telemedicine at iba pa. Mula sa lunsod ng Baguio para sa himpilang may paninindigan, Jonathan Triestlianes sa gulat sa DZME 1530, ang Radyo 1. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Llanes, all the way from Baguio. At syempre si Romy Baredo. Ayan, si Romy Baredo, 1.8 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska po yan sa ginawang operasyon ng pulis. Diyan naman po sa parting kalumpit. Ayan, ang detaling balita mula kay Romy Baredo. Romy? Yes, good morning. Magandang combination na partners, Joma and Allen Ibanez. Para kayong si Mel Chanko. Liwanagin mo yung Joma mo, ah. Romy. Oh, Joe Mariano, Joma na lang in short. Alam niyo ba itong authority day naka-score ng major victory laban sa pagkalat nitong illegal na droga at naka-inaresto itong 51 anyos na negosyante mula sa city of San Jose del Monte sa isang anti-illegal drug operation na sinagawa ng kapulisan sa Kalumpit, Bulacan, si alias Choco na ito'y kinukonsinderang high-value individual ay inaresto ng joint operatives mula sa Kalumpit Municipal Police Station at ang Provincial Intelligence Unit ng Bulacan sa Barangay Pio Cruz Cosa, Kalumpit. Ang operating teams ay nakakumpiska ng 8 transparent plastic bag naglalaman ng 270 gram ng shabu na may standard drug price na
1,836,000 pesos kasama yung MAC money. Ang kasong violation of Republic Act 9165 ang nianda laban sa suspect for court referral abang ongoing ang investigation para ma-uncover naman kung sino pa yung potential na connection o accomplices nito na involved sa kanyang illegal drug trade activities. Para sa impila may paninindigan, ako po si Romy Baredo na gulat sa DCME 1530, ang Radyo Una. Maraming salamat ka, Romy Baredo. Samantala, sinasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte, inaasahang mabubuwag na. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Dang Garcia. Tiwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na tuluyan ang mabubuwag ang tinawag nitong kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Magkaraang kanselahin na ng Department of Environment and Natural Resources ang kasunduan para sa paggamit ng lupa sa sitio Kapihan. Sinabi ni de la Rosa na maganda ang naging hakbangin ng DENR upang tuluyan ang mailipat ang mga miyembro ng kulto at maihiwalay sa mga tinuturing na leader. Sinabi naman ni Senator Cynthia Villar na matagal lang dapat kinanselang kasunduan sa SBSI ng DENR. Iginiti Villar na kung naging istrikto ang DENR sa pagbabantay sa protected areas at nagpatupad ng epesyenteng sistema ay hindi lalala ang problema sa kulto. Sinabi ang senador na mahalagang strict enforcement ng mga kasunduan sa mga protected areas upang mapangalagaan ang integridad ng environmental conservation efforts. Samantala, kailangan anyang magtulungan ng lahat para makahanap ng lugar para sa relokasyon ng mga biktima upang agad na silang makapagsimula ng maayos na buhay. Para sa impilang may paninindigan, ako si Dang Samson Garcia, nag-uulat sa 1730, ang Radyo Uno. Maraming salamat sa iyo, Dang Garcia. Ayan ang ating chief of reporter from Senate. At ang mga sunod-sunod na balita from our radio reporters po. Ayan, magandang umaga rin po. Ayan, sabi po ni Miss May Bandola, Sister ba ni partner George. Ayan, si Miss May. Sabi niya, Sir George, pakibati si Kyle 25 ang birthday. Ayan. O 25 years old o 25th birthday ni Kyle. Kylie o Kyle, ayan. Today, happy birthday po. God bless us always. May nagpapatulong Ate Jo. Si Boss Vic, nasaan daw yung sinigang na kanduli niya? Ay, kahapon! Ayan. Nabanggit din ni, ano yan? Nikong Butch. Paborito pala nilang dalawa. Marami na naghahanap sa'yo, te, ng ano. Ng sinigang na miso. Actually, masarap talaga yon sa, ano, yung kanduli. Ayan, sisigang mo sa miso. Di bale, kasi tinatanong ko si Sir Vic kung kailan siya pupunta dito. Oh, mas masarap yun kasi iuwi mo pa. Ha? Mas masarap pag dito na kinain. Oo, di ba? Mainit-init pa yan. Oo, di ba? Pero, kaya kailan ka pupunta dito, boss? Oh, anyway, partner, yes. Allen. Ayan. Nasa Zoom na. Ayan na. Ayan. Sir Willie Delgado. Ayan ang ating partner, Willie. Pero, bago yan, mag-break muna tayo. Oh, sakto rin. Ng ating kinakailangang commercial. Yes. At sa pagbabalik po, makakasama nyo na ang si Sir Willie Delgado. Ang pinakapogi. O, oras natin, 6:40 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng Pagcor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
Umarangkada na ang Pagcor Photo Contest 2024 na nagsimula noong February 15. Kaya inaanyayahang muli ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng Pagcor Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ang mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 Photo Contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone camera. Bukod sa drone, ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital camera, at ang mobile category na tampok naman ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng Pagcor ang total cash prizes sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakarang taon. Ang walong mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 piso bawat isa, samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng Pagcor ang age requirement sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng Pagcor ang mga entries sa pamamagitan ng Pagcor website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 na nagsimula noong February 15. Para sa kumpletong detalye, silipin ang Pagcor Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Balikan natin ang komentaryong may tapang at komentaryong may laman sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Komentaryong may tapang, komentaryong may laman para sa bayan. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Alright, meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 6 po ng umaga. Magandang umaga po muli mga partners ha. Pasensya na po at nagkaroon lang ng konting aberya. Kumusta na po kayo ha? Ang ngayon po ay araw ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules, napakabilis po ng panahon na nasa 10 araw na kagad ang nalalagas sa buwan po ng Abril. Ayan, kumusta na po? Kumusta na po ang lahat? Kumusta na po yung ating mga kababayan na nata-traffic ngayon? Ha? Alam niyo na lagi na nating problema ang traffic, bahagi na ho yata yan. Pero ang sisti ho ng marami, natatama ho kaya yung mga naipapayo ha, sa Pangulong BBM? Ha? Sa, kasi napukaw na ho ang atensyon ng Pangulong BBM dahil po dyan sa matinding traffic na dinadanas ho ng ating mga kababayan, no? Hindi natin alam kung tama ba talaga yung mga naipapayo sa Pangulong BBM na kasi marami yatang maraming nagiging aberya no sa mga na ipapayo o na i-advise sa ating pangulo. Oh, all right, sige. Kumusta na ho kayo, mga partner, ha? Ngayon po ay binabati nga pala natin yung ating mga kapatid na Muslim, ha? Eid Mubarak, ha? Ngayon po yung pagtatapos ng kanilang holy month of Ramadan. Alam niyo kapag ganitong mga panahon sa Middle East, napakasaya po, ha? Napakasaya, bumabaha ng pagkain, ha, kapag ganitong panahon sa Middle East pagtatapos po ng Ramadan. Sakali nagkalat po ang alam niyo yung mga mayayaman doon, ha? Yung karamihan kasi ng mayayaman diyan puro mga na maliban doon sa mga foreigner na naging successful ang negosyo diyan sa Middle East, especially sa UAE, na masasabi kong
Nakailang beso kasi ako nakabalik dyan eh. Kapag ganitong tapos na yung Ramadan, ako yan ang gustong-gusto ng marami. Na especially nung ano, yung mga mahilig sa libre. Hindi, kasi yung mga mayayaman doon, yung mga malalaki yung bahay kasi dyan eh. Talaga naglalagay sila ng napakalaking tolda. Sa karsada. Sa karsada mismo. Lahat ng... Walang pinipili. Lahat ng gustong kumain, pupunta lang doon. Ginagawa ho yan eh doon sa pinakahuling... Sa pagtatapos po ng huling dasal nila. Kasi limang beses po nagdadasal lang ano eh. Ang mga Muslim eh. The usual na ginagawa yan, limang beses po yun. During Ramadan, talagang walang pwedeng kumain. Pero, naunawaan naman ng gobyerno, yung mga non-Muslim, pero nasa sa mga non-Muslim na rin ho yun, ang panawagan lang nila, huwag niyo ipakitang kumakain kayo. Totoo ho yun. Ako naranasan ko yung minsan eh. No? Doon sa opisina namin noon, aksidente, paglabas ko ng kusina, kasi ina-allowed naman kami kumain eh. Basta wag lang ipapakita, magtatago ka lang talaga. Nasa kusina ka. Tapos biglang may pumasok na Muslim. Okay lang 'yon. Pero yung halimbawa ilalabas ka ng kusina, may dala-dala kang pagkain, okay? Ako nangyari na sa akin 'yan eh. Oo. Lumabas ako ng kusina kasi bigla akong tinawag, may hawak akong baso, uminom ako ng tubig. Nasabihin ako nung kasama ko. Sabi niya, balik ka rin sa loob, tago. Huwag mo pakita sa amin. yun ho kasi pagrespeto lang, no? Pagrespeto sa ating mga kapatid na Muslim. Pero kung halimbawa, katulad doon sa bahay namin doon, yung bayaw ko ay Muslim, walang problema. Kasi magkasama naman kayo sa bahay. Kahit kumain ka, walang problema. Kaya lang siyempre, may hiya ka rin na ano eh. Kumakain ka ng harapan na yan. Ha? Anyway, 22 minutes na po, makalipas ang alas 6 po ng umaga. O kahapon nga pala ay gininita natin ang araw ng kagitingan. O yung ating mga bayani na inilaan ang kanilang mga buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Yan. Nandun kahapon ang Pangulong BBM sa Bataan para gunitain ang araw ng kagitingan. Nandun din yata kahapon siya, no? Ha? Ang ibang mga opisyal. Oh. Si Speaker Martin Romualdez, hinamon ang mga Pilipino. Hoy, hamonin ko kayo! Hinamon po ng ating speaker ni si Speaker Martin Romualdez ang mga Pilipino na mag-aisa upang protektahan natin ang ating bansa. Yan din ang naging panawagan ng Pangulong BBM. Protektahan ang ating mga bansa mula sa mga mananakop. Siyempre, may ahon tayo sa kahirapan. Ako, lugmok na lugmok kasi sa kahirapan ang Pilipinas eh. Ang Pilipino. Iinan lang po ang namamayagpag ng yaman. Ha? Iinan lang po. Kaya mukhang yan ang gustong-gusto mangyari ng mga mayayaman, ng mga oligarko. Oo. Dapat nga naman siyempre may distinction. Mayroong mayaman, mayroong mahirap. Sila yung mayaman, ito naman kabila, yun yung mahirap. O nga naman, kasi pagka naman parehong hindi man super yaman din nila, kapag ka naman kasi medyo nabawasan ng mahirap,
at ang lahat eh, karamihan eh, nakakaalagwa na sa buhay, meron na ho nilang control yun eh. Gusto nila meron silang kinokontrol. Gusto nila meron silang sinasabing, hey, oy, mahirap ka, dyan ka lang. Parang ganun eh, oo. Sa mensahe po ng speaker, ni Speaker Martin, sa araw po ng kagitingan, sinabi niyang isang oportunidad para sa mga Pilipino na pagnilayan daw ang katapangan ng ating mga ninuno na dinepensahan po ang ating kalayaan sa matatawag na pinakamadilim po na ano na kasaysayan. Sa panahon po ng kasaysayan. Ay totoo, napakahirap po yung ano panahon ng gera noon. Talaga nakapaglaban yung ating ano, yung ating mga ninuno, ha? Para lang sa makamit natin ang tinatamasa po nating kalayaan. Pero sabi nga ng iba, hanggang ngayon, hindi pa tayo malaya eh ka. O, dahil sa alipin pa rin tayo ng kahirapan. Totoo naman ho yun. Kaya nga dapat baguhin na yung ano eh. Baguhin na yung economic provision eh. Oo. Hindi yung nakapagdata, bakit maraming tumututol dyan? Bakit maraming tumututol? Hindi yung ang tumututol lang ho dyan yung ano? Ha? Ang tumututol dyan eh. Tawag dito? Yung mga ayaw ho na magkaroon ng ano? Ayaw ho na... ano nangyari dito sa aking ano? Sa aking mikropono? Ayun. Ayan. Okay. Nagka-problema pala yung aking mikropono. Anyway. Sabi ni Speaker Moldes, ang wala daw pag-iimbot. Ano ba yung pag-iimbot? ito mga malalalim na salita ito eh. Ang wala daw pag-iimbot na nagsakripisyo, ha? Ang mga bayani ng bansa at hinarap ang mabigat na hamon, isang patunay daw sa diwa ng sambayan ng Pilipino. Totoo nga naman yun. Sa panahon kasing naharap ang mundo sa geopolitical complexities o yung agawan ng teritoryo, importante daw ang pagtindig po ng mga Pilipino na protektahan ang hangganan ng teritoryo ng bansa at lehitimong pagmamayari nito batay sa international law. Actually, Mr. Speaker, doon po sa nakalipas na survey, yun sa isang survey, nangingibabaw po ang pagnanais ng ano ng ang kagustuhan ng mga Pilipino, ang willingness ng mga Pilipino na protektahan, ipagtanggol ang Pilipinas. Totoo ho 'yan. Hindi ho nawawala sa Pilipino yung ano. Hindi nawawala sa Pilipino yung pagtatanggol. Totoo ho 'yun. Hindi nawawala sa mga Pilipino yung ganyan. Kasabay po noon, pinaalala din po ng leader ng Kamara, na tawag dito na sa araw po ng kagitingan na hindi lamang patungkol sa pagdepensa ng soberenya natin, teritoryo natin, kundi laban din makalaya po tayo. O, yun yung sinasabi ng marami. Makalaya tayo sa kahirapan. At yung hindi pagkakapantay. Naku, marami yung may gusto. Marami yung mga oligarkong gustong-gusto. Hindi dapat pantay-pantay. Magagalit sa inyo mga oligarko at saka mayayaman, Mr. Speaker. Ayaw nila na meron silang kapantay. Gusto nila kung mahirap lang. Yun yung ano. Pero pagdidiin pa rin ng speaker, ni Speaker Martin, na dapat magkaisa mga Pilipino para makamit ang hinahangad daw na kinabukasan, ng ating mga kababayan. At least meron tayong leader na ano, meron tayong leader na nagnanais ng ganyan. All right.
Meron na tayong alas 6:29 ng ating oras sa buong kapuluan. Ano ba to? Tawagin na muna natin, ano? Nasa rin na po natin ang Office of Transport Cooperative Chairman na si Sir Andy Ortega. Nalalapit na po kasi yung deadline ng PUV consolidation. Alright, tawagin na po natin si Chairman Andy Ortega ng Office of Transport Cooperative. Sir Andy, magandang umaga po sa inyo. Good morning, si Willie to. Good morning sa inyo. Magandang umaga po. Apo, good morning po, Sir Andy. Si Willie po, Delgado po. At maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin this morning. Well, alam naman ho natin na yung POV consolidation na-extend na na-extend. At ang mukhang pinakahuling extension ngayon itong magtatapos ngayong Abril. Ano pong latest nito, Sir Andy? Unang-una, talagang final na itong binigay ng ating presidente na hanggang April 30 dahil nga sa pakiusap, dahil may mga iba pa talagang gustong humabol. At alam naman namin na may mga ilan pa naman talagang gustong humabol. So yung deadline na to ay talagang tuloy na, hindi na magbabago. So siguro huling pakiusapan, hindi naman pakiusap, huling information na meron pa tayo hanggang April 30. Dahil after that, talagang hindi ka na pwedeng mag-consolidate after that date. At yung programa talagang tuloy-tuloy na. Kaya siguro meron pa silang a few more weeks to go para mag-consolidate at sumama dito sa ating magandang programa. Ano po ang, meron bang significant numbers doon po sa extension na ibinigay ng Pangulong BBM? I mean, marami ba talaga yung humabol pa, Sir Andy? Alam mo, sa totoo lang, ilan lang naman talaga ang mga humahabol, pero kahit na ilan yan, napaka-importante yan. Dahil ibig sabihin, gustong sumama sa programa, gusto nilang tuloy-tuloy pa rin na bumiyahe, na sumama sa, you know, sa negosyo. So talagang even though it will be not that big, we still very much welcome it. No? Kasi sa totoo lang, Willie, sa tagal na ng programang ito, alam naman natin na matagal nang nag-desisyon talaga ang karamihan. Okay. In fact, when we reached that 60%, almost 70%, that was, you know, last year pa yon. Talagang nag-decide na sila. So, siguro ito, sabi ko nga, kahit po konti lang yung maidadagdag, kami natutuwa dahil sasama po sila sa pagsilbi sa ating mga mananakay. Alright, so ano pong inaasahan natin by the time na dumating na po mismo yung deadline, Sir Andy? Well, unang-una, we might reach or we could reach the 80% level. No? Pero sa totoo lang, explain ko lang ng konti, William. No? Alam mo, yung pagkoconsolidate, hindi naman na talaga natin marireach yung 100%, even 90%. Kasi sa totoo lang, meron talaga tayong ibang mga kasamahan, mga operators na ayaw naman talagang sumama na for reasons na baka medyo gusto na rin lang mag-retire sa negosyo ng pagiging operator. Or baka ang iba, gusto na nila mag-iba ng negosyo. Alam mo na, ibang negosyo ang gagawin nila, hindi na yung sa jeep or sa vehicles. And ang iba naman, may dalawa tayong organisasyon na talagang noon pa naman ayaw talagang sumali, nire-respeto naman natin yung kanilang posisyon. So sa nakikita natin, itong aabot tayo ng mga 80%, that is a very high number na po yan sa pagsama ng ating programa. Mataas na numero na po yun. All right. So pagdating ng April 30 or after April 30, ano po yung inaasahan dun sa mga hindi na talaga? I mean, sabihin natin gaya ng sinasabi niyo na ayaw na yata talagang ano. Ano pong inaasahan natin sa kanila? Unang-una, meron tayong mga social support po. No? Merong suporta ang DSWD, ang DOLE, para dun sa ayaw sumama. No? Tuloy-tuloy naman po yan. Noon pa man po na nakalatag na yan, talagang dun sa mga ayaw sumama. Pero ang talagang kinoconcentrate po natin, yung malaking majority. Kasi alam natin, almost 80 na po yan, percent. Ito yung matagal na po sumama sa programa at definitely gusto na nilang ituloy-tuloy yung programa. Yung magkakaroon sila ng mga seminar from the different government agencies para sila ay mapalakas sa kanilang negosyo. And then later on po, magkakaroon ng mga programa tungkol dito sa ating pagmamodern nila, no? Pagbibili nila ng mga modern vehicles and among others. Yun po yung tututukan ng DOTR, LTFRB po,
yung mga programang itutuloy-tuloy na natin with these people or with this group na nag-form po ng kooperatiba or corporation po. Hmm. Sa mga programang ganito, hindi natin talaga maiiwasan, Chairman Andy, na ano eh, na nagkakaroon po ng kontrobersya. Gaya po nung mga lumabas na issue nung nagkaroon po ng pagdinigang Senado. Yung po mga naging issue doon na in-raise nung mga na dapat sana ay kasama sila sa mga consolidation eh, na-reserve ho ba yung mga isyung dinala nila sa Senado? Yung mga ibang issue po, no, isa-isahin natin yung a few, no. Unang-una, may mga away po sa loob ng isang korporasyon or kooperatiba. Normal naman po yun, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Yun po ay tinututukan ng Office of the Transportation Cooperatives, ng Cooperative Development Authority, at saka LTFRB po. So may proseso po yun. Yung mga tungkol naman dun sa mga problema dun sa LPTRP na na-raise po, no, ng ating congressman dito po sa Bacolod, yun po ay na-action na po natin. At nag-meet na po ang OTC at ang ating LTFRB sa ating butihing mayor sa Bacolod. At ito po, for the next week or hanggang April 30, we expect hundreds po to na mga jeepney drivers, operators na sasama po sa programa. So yun po yung mga dalawang sitwasyon. Yung mga sa pautang naman po, definitely tutulungan natin sila para maayos nila yung kanilang mga concerns sa pagbabayad ng kanilang mga modern vehicles. So there are things that were raised and we respect that from our congressmen. And yun po ay pinagtutulungan ng pamilya po, or rather team ng DOTR, para ma-solve po natin. Pero ang maganda po dito, nakalatag na po ang maraming meetings na gagawin ng DOTR sa mga kooperatiba na naitabi na po natin ng konti dahil nga sa mga hearings. So magkaka-meetings po ng marami po para we will be able to fix more concerns, hear more concerns, para po lalong mapaganda natin yung programa natin. Nakarating na ho ba sa inyo yung mga impormasyon? Kasi may mga nakarating din sa akin impormasyon na German, na merong mga gustong sumama sa kooperatiba pero kontrolado. Unfortunately, ang mga nagkokontrol pala, sabihin na natin dito sa Rizal, meron ako nabalita na dating general, dating aktibong general, na siya ngayong parang nagmamanipulate ng kooperatiba, kaya tuloy yung iba na gustong sumama, hindi makasama, ayaw-ayaw, hinaharang, dahil ang gusto ng general, siya lang... mag-isa lang siya dun sa cooperative. Paano po yun? Unang-una, yun po yung mga na-raise before, no, na mga aaminin ko, iilan ganong klaseng sitwasyon na nangyayari. Oh. Sa totoo lang po kasi, sa consolidation, eventually po, yung mga director or yung mga leader po ng kooperatiba or corporation, sila po yung magde-decide kung kayo po yung pwedeng sumama, kasi nga naman po, sila po yung nag-form ng kooperatiba. Definitely, may maayos tayong proseso for them to be able to join. Pero meron nga po tayong naririnig na medyo hindi maganda ang kwento. So on that part po, pinaparating po nila yan sa amin, sa OTC, para ka naman po ay papasok para maayos yung pagsasama ng mga gustong sumama sa kooperatiba, sa isang kooperatibang na-form na. No? But definitely, ika nga, may proseso po doon, and we do not agree kung merong mga sitwasyon na parang sabi nyo nga po, nangiipit, because that is wrong and then that is unfair. But in a normal situation po, sa isang normal na sitwasyon, talaga naman pong karapatan ng isang kooperatiba ang pagdesisyon ng pagtanggap, dahil sila po yung ika nga naunang nag-form, and there is a process na kailangan nilang titingnan para po maprotektahan naman nila ang kanilang kooperatiba also. O kasi tuwa sana yung mga pasero dahil meron ng biyahe mula doon sa lugar nila na dating wala, no? Dahil dun may nag-form ng kooperatiba. Unfortunately, meron mga gustong sumali, ayaw pasalihin. Kaya ang resulta tuloy, namomonopolya ng ano nung dating general daw ang biyahe, dahil parang dadalawang unit pa lang yata ng minibus yung ano eh. Nandoon, kaya kapos na kapos pa rin ng ano ang masasakyan nung mga kababayan. Unang-una po, hindi po pwede ko konti lang ang mga
sasama sa kooperatiba para maging successful. Meron po yung minimum na 15. Kailangan po ma-form yan ng 15. Kung hindi, hindi po matutuloy yung kooperatiba na yan. Oh. So kung meron po, gaya nung nasa Kongreso po, ito po yung aming request. Any concerns, give us the information dahil papasok po ang OTC or ang gobyerno para marisulba or hanapan po ng solusyon yung ganong klaseng concern po. Narito po tayo. We still have time to fix concerns kung meron pa po. So meron kayong kapangyarihan or authority din na ano to cancel kung sakali mang meron nakikita kayong aberya or parang monopolya sa kooperatiba, Chairman? Ay, may karapatan po kami pumasok at i-correct po yung dapat i-correct. Ito po kasama po namin dito ang CDA at saka ang LTFRB sa mga ganung bagay po. So nandito lang po kami. Just give us a call, information para po ma-resolve yung problema po. Alright, sige po. At asahan po natin yan. So, technically, 20 days na lamang ang natitira no sa ating mga kababayan. Baka may mensahe kayo sa ating mga nasa transport sector, Chairman. Go ahead. Unang-una, yung OTC po, bukas po kami for the next 3 Saturdays para dun sa mga kasamahan natin na gusto pang humabol. Pangalawa po, the deadline is firm. Wala na pong extension yon. So sa mga iilan pa natin gustong sumama, narito po ang gobyerno para tanggapin po kayo para sumama sa ating programa. Doon sa mga talagang ayaw naman na sumama for whatever reasons, decision naman po nila yan, nire-respeto namin ang inyong decision. After the deadline, tuloy-tuloy na po to. We will be having many meetings sa mga daan-daan na kooperatibang sumama sa programa because we now have to focus to these groups na talagang nag-embrace sa ating modernization para po mapaganda natin lalo at ma-improve pa yung ating ibibigay na serbisyo sa ating number one customer po, yung ating mga commuters. Sila po ang ikanga bida dito. Nangangahulugan ba yung chairman na asahan nating tabi-kabilang hulihan kung sakasakali doon sa mga hindi nakasama sa kooperatiba? Paano po alam mo dyan? Tungkol doon sa hulihan, parang naalala ko sinabi po ng ating Pangulo, yung disiplina sa kalye, kung tapos na po yung deadline at meron na pong specific date na hindi kayo pwedeng bumiyahe at kayo naman po hindi nag-consolidate, siguro po ang discipline po sa ating sarili, kusa na lang po nating wag ilabas at hindi na natin kailangan ang mga senaryo ng hulihan para po kumbaga, maging maayos yung ating kalsada. Kumbaga, tanggapin na lang sa sarili, no? Dahil hindi ikaw na mismo nagdesisyon, hindi mo ginustong sumama sa kooperatiba. So, tanggapin mo na yung katotohanan, hindi ka na pwedeng bumiyahe. Tama po yun. This is a decision. This is an adult decision. Tatanggapin po namin ang desisyon nila at tatanggapin po nila ang kanilang desisyon. Yun po yung demokrasya at yun po yung tamang proseso. We have to move forward for our commuters. Hindi kaya magkaroon tayo ng chaos niyan, Chairman? No. There will be no chaos po. Alam mo, when you say chaos means nationwide. Chaos means everywhere. Kung titingnan po natin, ang pinakamaliit na consolidation lang po is dito sa Metro Manila, which we are addressing. If you will look at the whole of the Philippines, tuloy 100% po yung programa and this will be very good sa ating mananakay po. Wala pong chaos po. Oy, kasi hindi naman lihim sa atin na alam niyo din naman pagka pinasok ng mga alam niyo na ng mga manunulsol yung marami din sa ating mga kababayan ganun ang nangyayari, Chairman, di ba? Tama po kayo, kaya nga talking about being adults, ito po dapat na maging proper ang reaction ng gobyerno, proper ang reaction ng ating mga kaibigan sa media at saka sa ating mga mamamayan, we can react properly and still respect the decision of those na mag-oppose po. Demokrasya lang po yan, pero respeto po and discipline. Alright. Chairman, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon mo sa amin this morning. Maraming salamat at good morning. Thank you po. Maraming po salamat si Chairman Andy Ortega ng Office of Transport Cooperative. Yan. So, 20 days na lamang, ha? Kung ika-calendar days natin, 20 days na lamang. Ano? Pero may pahinga naman sila kapag galing ko. Pero bukas naman daw sila kapag Sabado.
Samantalay na puno, di ba, kababayan, ha? At kumbaga sa ano eh, nabibingit na ho ang inyong mga araw, no? Doon sa mga nag-aalinlangan pa na sumali, ha, sa mga kooperatiba. All right, meron na po tayong 44 na minuto makalipas ang alas 6 po ng umaga. Babalik po ang inyong partner Willie Delgado Jr. ang oras niya hatid sa atin ng Meralco. May liwanag ang bukas. Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Sa mga susunod na sandali, ay mapapakinggan po natin ang MTV o theme song ng bagong public service program sa GMA7 na si Manoy ang ninong ko. Makakasama po dito si Congressman Wilbert Lee ng AgriPartalist at ang mga co-host niyang sina Jelly De Belen, Sherilyn Reyes Tan at Patricia Tumulak tuwing Linggo 7 a.m. to 8 a.m. nationwide at 8 a.m. to 9 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Ipinapakita dito sa si Manoy ang ninong ko ang modern day bayanihan para mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan. Handog nito ang isang programang may puso at malasakit sa pagtulong para makamit ang isang pusong may lipunan kung saan winner tayong lahat. Iabot ang iyong kamay may pagkakataon kung tulong-tulong tayo lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay ninong, lagi kang may kasama, kapit-bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat pangarap at pag-asa. Kung sama-sama'y makakaya, sa Diyos manalig ka, kay Manoy makaasa. Kapit-bisig lang panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, we
As an ISO-certified company in 2016 for international air and sea freight forwarding, Gateway Container Line Philippine Incorporated is engaged in the following services. As direct import consolidator from Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Busan, Keelung, Bangkok, Jakarta, Singapore, Qingdao, Dalian, Haiphong, Port Klang, and Ho Chi Minh City. As direct export consolidator to Hong Kong, Shanghai, Busan, Keelung, Bangkok, Jakarta, Singapore, and Portland. It also provides non-vessel operating common carrier, break bulk agent, international air and sea freight forwarding, customs clearance, project cargo, inland transportation, packing and crating, domestic freight forwarding, container freight station. It has a satellite office in Cebu, Cagayan de Oro, Davao, and General Sandus City. Its office at 695 Sotelo Building along Carino Avenue, Parañaque City is open 24/7 to achieve on-time delivery service. Gateway Container Line Philippine Incorporated, aiming high to be a global leader in freight forwarding. Para sa buong kapuluan, mga partners. Oh, ay, binabasa ko kahapon yung ano, ha? Merong balita patungkol doon sa ano. May alingasgas na naman dyan sa Bureau of Customs. Ay, no, Bureau of Immigration. I stand corrected. Bureau of Immigration. Sinugod doon ng mga Bumbay. Yari kayo. Marami ba kayong utang? mukhang may utang. Ha? May utang daw. Ha? Sinugod ng ano. Marami kasing kinasuhan. Ha? Maraming kinasuhang opisyal ng Bureau of Immigration. Matindi pala itong mga ito, ha? Matindi ang racket ng mga yan. 13 opisyal ng Bureau of Immigration ang kinasuhan ng kidnapping, arbitrary detention, grave coercion, robbery, extortion. Nako, matindi itong mga ito. Eh, ang racket pala ng mga ito, naku, ang dami kalokohan niya sa Bureau of Immigration, ha? O, kaya lang medyo kinakapos tayo ng panahon, eh. Siguro bukas baka kausap natin, mahinga natin ang statement, ha? Itong mga tauhan ng ano, ng Bureau of Customs, ha? Mukhang, ang ano, tinitira ng mga ito, puro mga foreigner, especially mga Indians, no? Ha? Meron doon mga pinaguhuli, ha? Dinitain, at pagkatapos, eh, hinihinga ng nasa 1 million para lang palayain. Eh ang sabi ng abogado nitong mga Bumbay na ito, eh bakit sila inaaresto yung kanyang mga kliyente? Ha? Eh kumpleto naman ang papeles ng mga ito, gaya ng passport, etc. Na? Pambihira, oh. Talaga nga naman ng mga racket itong mga ano, kumpleto, may passport, mayroong visa, na hawak ang mga ito, may mga dokumento yung kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Eh mukhang ito ang ginawang racket ng ilang mga official diyan sa BI. All right, meron na tayong 8 minuto na lamang bago mag-alas 7 po ng umaga. Ang oras namang yan ay hatid sa atin ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Umarangkada na ang PAGCOR Photo Contest 2024 na nagsimula noong February 15. Kaya inaanyayahang muli ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ang mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang hani. Hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino.
ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tengco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone camera. Bukod sa drone, ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital camera, at ang mobile category na tampok naman ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinas din ng PAGCOR ang total cash prizes sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos nung nakarang taon. Ang walong mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 piso bawat isa, samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 na nagsimula noong February 15. Para sa kumpletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Ito na mga alas 7 na po ng umaga. Ihabol natin ang balita ng ating radio na patrol na si Felix Laban. Dahil ngayon ngayon po ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr ng ating mga kababayang Muslim, mga kapatid nating Muslim. Ha? Puntahan natin dahil sa yung po daw security dyan sa mga lugar kung saan malawak po ang mga Muslim, dyan po sa lungsod na Maynila, ang daming Muslim talaga dyan. Ha? Meron nga silang malaking golden mosque kung tawagin nila dyan. Alamin natin ang dagdag na balita mula kay Felix Laban. Good morning, Felix. Mahigpit na seguridad ang inilatag at ipinatupad ng Manila Police District sa paligid ng Golden Mosque sa Quiapo ngayong araw. Ito'y kasabay na rin ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr, pagtatapos na rin o pagtatapos ng Ramadan ng mga Muslima. Buong paligid ng Golden Mosque ay may mga bantay sarado upang masiguro ang kaligtasan sa mga dumarating at dadalo sa naturang selebrasyon. May mga inilatag rin na checkpoint at patuloy na patrolya sa iba pang mga pulisya at maging ang suwata. Inaasahan na rin na mga Muslim ang magtutungo pagsasamba sa nasabing mosque ng Muslima. Bukod dito, bantay sarado rin ang Rizal Park dahil may iba ring mga Muslim ang nagtutungo na para ipagdiriwang ang pagtatapos ng Ramadan. Para sa Impilang May Paninindigan, ako si Felix Laban, nagulat sa DCMX 30 ang Radyo No. Maraming salamat, Felix Laban, mula dyan sa nasunod na Maynila. Samantala, Pangulong BBM daw ay nanawagan sa nagkakaisang mithiin sa kabila ng magkakaibang paniniwala ngayon pong pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Dagdag na balita mula kay Harley Valbuena. Kami Harley. Yes, nakikisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggunita ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga Muslim. Sa kanyang mensahe, inihayag ng Pangulo na ang araw na ito ay hindi lamang nagmarka sa pagtatapos ng Ramadan, kundi magbibigay daan din ito sa isang mas disiplinado at mapagpalang buhay. Kaugnay dito, umaasa si Marcos na ang mga Muslim ay magiging halimbawa sa pagpapakumbaba, kapayapaan at katatagan sa harap ng mga pagsubok ng buhay. Naniniwala rin ito na sa kabila ng mga pagkakaiba sa paniniwala at pilosopiya ay mananaig ang pagmamahalan at mananatiling iisa ang mga mithiin para sa pagsulong at pagpapatibay ng bansa. Mula sa Malacanang, para sa Impilang May Paninindigan, ako po si Harley Balbuena ng DZMA 1530, ang Radyo Uno. Marami salamat, Harley Balbuena, mula po dyan sa palasyo ng Malacanang. Mag-uutay-utay na ho tayo sa ating palatuntunan. 69% pala ng mga Pinoy ay sinasabing pabor sa mandatory ROTC. Naku, ngayon ito'y ng issue. Alin nyo, ito magandang magandang ibalik din. Kasi nawawala na ho yung nawawala na ho ang
nawawala na ng ano man tawag dito, respeto, disiplina ang marami sa ating mga kabataan ngayon, ha? Halos lahat na yata eh, no? Bihira na huwag ngayon naririnig nyo, nanginginupo. Bihira na huwag nakikita ninyo, humalik ng kamay. Ano humalik ng kamay? Nagmamano po. Yan yung mga tradisyon natin na nawawala na. Dapat eh, ginagaya natin yung mga Hapon. Ang mga tradisyon nila hanggang ngayon, daladala nila. At even yung mga bagong sibol ng mga kabataang Hapon, ha? Nasa sa puso pa rin nila kung ano yung nakagisna ng kanilang mga ninulo. Ayan, ha? Bukas eh, pag-uusapan po natin ang marami pa pong may kinalaman sa balitang yan. Ano, ha? Alright, maraming salamat po sa Diyos at takululobin po ulit. Magkakarinigan tayo bukas alas 5:30 hanggang alas 7 po na umaga. Dito naman sa DCM 1530, ito po ang Radyo 1. Ang abong niyang partner, Willie Delgado Jr. hanggang bukas. Maraming salamat. Bye-bye. Isang minuto na lamang, alas 7 na po na umaga ang oras ni Hati Jaten ng Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling batak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. For more details, follow at Ginebra San Miguel official Facebook account, www.facebook.com/barangay Ginebra. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to as emergencies.